Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy na pagpapala ng ating Panginoon ang siyang sumaating lahat. Sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa John chapter 14 verse 1 hanggang 6. Ito po yung Knowing Jesus, part 2 ng ating pong pagtalakay nung nakaraang linggo. Babasahin ko po ulit yung talata na ang title niya ay Si Jesus ang Daan. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tayo po ay sandali munang manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong muli sa kalayaang ito na kami nga po ay magkasama-sama upang matalakay namin ang iyong mga salita. Humihiling nga po kami ng iyong patnubay, karunungan at patuloy niyo nga po kaming bigyan ng pangunawa na nagmumula nga po sa inyo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating pong pag-aaral, natalakay natin nung nakaraang linggo, Jesus talks about heaven. Una, heaven is a physical place. Pangalawa, heaven is being prepared by Jesus. Pangatlo, napag-aralan po natin last time, heaven is promised to God's children at yung heaven is the presence of God. At ngayon naman, ipagpapatuloy po natin ito doon sa panglima at panganim na points natin. Ang panglima, Jesus is the pathway to heaven. Kung atin pong papansinin yung verse na familiar sa bawat isa sa atin, yung John 14:6. Alam kong ito ay hindi na bago. Ito ay memory verse ng marami sa atin. Ang sabi ni Jesus, Jesus said to him, bali ito yung sagot ng Panginoon doon sa katanungan ng isa sa kanyang mga alagad, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At ito nga po yung ating pag-aaral na sisimulan ko sa dalawang katanungan. Yung wrong question at yung right question. Ano nga ba yung wrong question? Ang unang kaisipan, gusto mo bang pumunta sa langit? Natural, di ba? Kaya tinawag ko siyang wrong question dahil hindi mo na kailangang itanong sa tao na kung gusto mo bang pumunta sa langit. Kasi lahat naman ng tao na mayroong normal na pag-iisip, kasi meron akong na-encounter minsan, gusto kong pumunta sa impyerno upang makipagtagay kay Satanas. Pagkamat pabiro na may kasamang pamimiloso ko. Alam na natin yung mga ganung uri ng mga tao na namimiloso po lamang. Pero kung ating papansinin sa isang matinong pag-iisip, wala naman talagang taong gustong mapunta sa impyerno dahil takot ngang mamatay. Dahil ang pakiramdam, baka sa impyerno ako pupunta. Pero hindi kung gusto mo bang pumunta sa langit dahil lahat naman ng tao ay gustong pumunta sa langit. Kung bakit ka nagpapakabait, kung bakit ka nagsisimba at lahat na lang ng ginagawa ay pwede nating gawin para lamang tayo ay maligtas. Pero ang point minsan dito, una, mali ang kanilang paraan. Pangalawa, hindi nila alam kung paano. Kaya nga yung right question na gusto kong ipakita sa atin pong pag-aaral, paano makapupunta sa langit. Kasi given na daw yung una na lahat tayo ay gustong maligtas, o ang ibig kong sabihin, kung tayo'y namatay, ako'y namatay, sa langit ako pupunta, given na yon na gusto kong pumunta sa langit o gusto kong maligtas ang aking kaluluwa, pero ang problema, hindi natin madalas alam kung paano yung paraan, kaya nga ang right question daw, paano makapupunta sa langit? Paano nga ba? At ito po yung sinabi ng ating talata na tatalakayin po ngayon. At ang sinasabi nga po, Jesus is the pathway to heaven. Pansinin po natin yung talata sa verse 6. Jesus answered, I am the way,
and the truth and the life, no one comes to the Father except through me. Sa Tagalog, ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Kumbaga, makikita natin na ito yung personal claim ng ating Panginoon. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito po ang sinabi ng Panginoon about Himself, na Siya ang daan, Siya ang katotohanan, at Siya ang buhay. Kung ating pong titingnan sa ating pong pag-aaral, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tingnan po natin mga kapatid, Jesus is the only way to heaven. Hindi dalawa, hindi tatlo ang daan, ngunit ang Panginoon lamang ang tanging daan o ang tanging paraan upang ang taong makasalanan na katulad ko, katulad natin, ay makapunta sa langit. Kung ating pong susuriin yung sinabi ng ating Panginoon, I am the way. Ganito daw po ang lalabas dyan. Jesus does not tell us about the way. Hindi daw sinabi o hindi sinabi ng ating Panginoon, I will teach you the way. Hindi po ganun ang pagkakasabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, ituturo ko sa inyo ang daan. Hindi rin daw sinabi ng Panginoon, I will show you the way. Hindi niya sinabi na, ipapakita ko sa inyo ang daan. Hindi rin sinabi ng ating Panginoon, here is the way, narito na ang daan. Hindi rin sinabi ng Panginoon, I'm one of the way. Na kung sa Tagalog, hindi sinabi ng Panginoon na isa ako sa mga daan. Parang meron pang ibang daan maliban sa Kanya, hindi po ganoon eh. Ngunit napaka-liwanag ng sinabi ng ating Panginoon sa talatang ito, I am the way. Jesus is the way. Jesus is the pathway to heaven. Gusto mong mapunta sa langit? Gusto mong maligtas? Si Jesus ang daan. Ito po ang salita ng Panginoon. Hindi po siya isa sa mga daan na parabang dalawa o tatlo na meron ka pang pagpipili ang iba. Hindi po ganoon, ngunit maliwanag na si Jesus lamang ang tanging paraan upang ikaw, ako, tayong lahat ay maligtas o makapunta sa langit. At ito ay sa pamamagitan lamang niya. Ang tanong ngayon, nakakalito po ba? Mga kapatid, hindi po nakakalito. Kasi kung ang magiging batayan natin, yung sinasabi ng tao, yung mga relihiyon ng mga tao na kami yung tama, tapos sasabihin na naman ng ibang grupo na kami lamang yung tama, yun ang nakakalito. Pero kung ating pong titingnan ang Bible na si Jesus ang daan, siya lamang ang tanging daan upang ang tao ay maligtas. At kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, hindi po tayo maliligaw. Bagkos yung kaligtasan ay pwede po nating maranasan. Kaya nga sa mundong ito, napakaraming mga fake. Mag-ingat po tayo. Pero sa Bible, maliwanag na itinuturo. At itinuturo din po natin, hindi ako, ngunit ang ating Panginoon, itinuturo tayo kay Jesus Christ na siya po ang paraan upang tayo ay maligtas. Kaya nga dito, Jesus is the only way to heaven. Punta po tayo sa talatang ito, sa Gawa chapter 4 verse 12. Ang sabi, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ang tinutukoy ay si Jesus. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan ibinigay ang Diyos upang ang tao ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Sa drawing na ito, makikita natin na tayo ay inabot ng banal na Diyos, yung sinful man sa Holy God, na tayo ay inabot. Kaninong pangalan o sa kaninong paraan, sino ang daan? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, itinuturo ko po sa salita ng Panginoon, si Jesus ang daan, mga kapatid. Yung isa pang point na gusto ko pong i-share sa inyo, you are personally invited to heaven. Alam po ba nyo, napakaganda, no? Si Jesus ang daan at ang Panginoon ay merong magandang paanyaya. Kung ikaw ay Kanyang inaanyayahan, ito po ay isang invitasyon sa bawat isa sa atin. Hindi ba't yung talata na nagsasabi na magsiparito kayo sa akin, kayo ng mga nahihirapan at nabibigatan at kayo
ay makasusumpong ng kapahingahan. Come unto me. Ito rin ay isang paanyaya ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Panginoon. Kaya nga kung ating babansinin ang mga talatang ito sa Bible, halimbawa, John 3:16, alam ko kung familiar tayong lahat, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ito yung the begotten Son of God, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, pansinin po natin, no, ito'y paanyaya, ang sinuman, ito po ay para sa lahat, kaya nga ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Ang paanyayang ito ay para sa ating lahat na kung saan na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakagandang kaisipan na ikaw mismo ay nais ng Panginoon na magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Kaya nga, doon pa sa kaisipang ito, una, God loves you and has a wonderful plan for your love. Mahal ka ng Diyos, katulad na rin ang sinasabi ng verse na ito. Mahal tayo ng Panginoon at meron siyang magandang plano sa ating mga buhay. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ba nangangarap tayo o nagpaplano tayo, pagtanda ko, pero ang plano ng Panginoon na higit pa roon. Dahil mahal na tayo, ang nais ng Panginoon ay buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Tingnan pa po natin ito. Man is sinful and separated from God. Alam po ba nyo ito yung problema natin? Na tayo ay makasalanan at dahil sa ating mga kasalanan, ano pong nangyari? Tayo ay nawalay. Tayo po ay nahiwalay sa ating Panginoon. May magandang plano ang Diyos sa iyo, mahal ka ng Diyos, pero yung pangalawang kaisipan, ang tao ay makasalanan, ako ay makasalanan, at dahil doon, nahiwalay tayo sa Diyos. Tingnan natin ang drawing na ito. Ito po ang ating pong kalalagayan. Sin separates us from God. Ang sabi nga nung talata sa Bible sa Romans chapter 3 verse 23, basahin nga po natin, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkasala at hindi natin kayang abutin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa banal na Diyos. Kaya nga makikita natin doon sa pangatlong kaisipang ito, ang Diyos ang umabot sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Alam ng Panginoong Diyos yun. Kaya nga ang Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao upang tayo'y abutin. At sa pamamagitan niya, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Tingnan natin yung kaisipang ito, yung number 3 dyan. Jesus is God's only provision for man's sin to be saved. Sino po ang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito yung paraan ng ating Diyos na upang ang tao na katulad natin ay maabot. Sa pamamagitan niya, siya ang namatay. Siya ang umako ng ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po ay pwedeng patawarin at pwedeng maligtas o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa tatlong iyan, makikita na natin, God loves you and has a wonderful plan for your life. Tayo'y makasalanan, ito yung malaking problema natin, hindi natin kayang abutin ng Diyos, tayo'y nawalay sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay abutin, para tayo ay maligtas, dahil ganun siya ka-concern sa bawat isa sa atin. At yung pang-apat at isa pang kaisipan dito, makikita natin na tayo ay kailangang tumanggap sa ating Panginoon. At ang sinasabi ng verse, I am the way, the truth, and the life. At ang sinasabi niya dito, no one comes to the Father except through me. Ito po yung talata natin, mga kapatid. Ang tao ay pwedeng mapunta sa Diyos. Ang tao ay pwedeng maligtas, hindi sa pamamagitan natin, ngunit sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagsabing, I am the way, I am the truth. Hindi siya pwedeng magsinungaling, hindi siya pwedeng magbiro, o hindi niya tayo niloloko. At siya yung life o buhay, nahahantong sa langit. At ang sabi niya, walang makapupunta sa Ama, maliban lamang
sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ito yung pang-apat yan, we must individually receive Jesus as our Lord and Savior. Mayroon tayong desisyon, kalayaan, pumili, pwede natin siyang tanggapin, o kaya tanggihan, wag naman po sana nating tanggihan, pero ito ay paanyaya na kung tinanggap natin, mapapa sa atin ang kaloob ng Panginoon at ito po ang buhay na walang hanggan. At ang sabi nga sa ating pong pagwawakas sa pag-aaral na ito, na ang taong makasalanan ay naligtas, nakalapit sa Diyos, hindi dahil sa ating ginawa, ngunit dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, katulad nung isang kaisipan, tanggapin natin ang regalo ng Diyos at ang buhay na walang hanggan ay mapapa sa atin. Kung ito man ang panalangin mo ngayon, kapatid, kaibigan, pwede niyo akong sundan sa panalangin. Ano nga ba ang panalangin ito? Ito yung pagsisisi sa ating mga kasalanan dahil tayo ay marumi o nagkasala sa harap ng Panginoon. At kilalanin natin na yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay sapat na upang tayo maligtas. Na si Jesus yung tanging paraan upang tayo ay mapunta sa langit. Alam po ba nyo, pwede tayong tawaging mga anak ng ating Panginoon Diyos. Kung ito ang panalangin ng iyong puso, pwede po ninyo akong sabayan sa ating pong pagwawakas. Amang banal, marami pong salamat dahil minahal nyo nga po ako ng gayon na lamang. Salamat po dahil mayroon kang napakagandang plano. Ako nga po ay baligtas at ibinigay nyo nga po ang inyong buktong na anak, ang Panginoong Jesus, na namatay at umako ng aking mga kasalanan para ako ay patawarin. Naniniwala po ako sa inyo, Panginoong Jesus, na ang inyong kamatayan ay sapat na upang ako ay maligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo nga po ako sa lahat ng aking mga karumihan. Tinatanggap nga po kita sa aking puso, sa aking buhay, para maging Panginoon ko at maging sarili kong tagapagligtas. Iligtas niyo po ako sa kapahamakan at bigyan niyo nga po ako ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangalan ng aking Panginoong Jesucristo. Amen at amen. God bless you all po, mga kapatid.